Akyat tayo ngayon sa aking Funko Room. Dito lahat ng mga Funko Pops ko nilalagay. Mm-hmm. So parang ano ko din to eh, parang sanctuary. Kumbaga, nilalock ko yung sarili ko dito minsan para lang mag-relax. So, this is my Funko Room. Oh my gosh! Ano yan? Mukhang store yan ah! Mukhang tindahan na ng toys yan ah! Oo! Ayan siya. So, Julius Babaw Unplug. So, eto yung buong wall na to. Eto yung original line ko talaga. Disney. So, this is all Disney characters. Wow. Amazing. And siya, it's numbered from number 1 hanggang 500 something, 600 something na ata yan. Grabe. May accounting ka ba niyan, Jet? Alam mo kung gaano karami yan at kung anong klase mga Funko Pops? Yes, merong app kasi si Funko na you register all your kung anong meron ka lahat. So, ano na tapos pati yung presyo niya kung how much ko siya binili, nakalista lahat 'yon. So, na-account for. So far lahat ng mga Pops dito siguro more than almost 1,000 pieces na to. Oh my. Kailan nagsimula ito? Itong pag-collecta mo? Halos magkasabay din. 2018. Yun. Grabe. 2018 in 2 years. Nakapag-collect ka ng 2,000 plus na Funko Pop. Wow! Grabe. Yun sila. So, naka-organize lahat to. At least alam ko kung saan ko sila hanapin. So, ayan, I have... Alin dyan ang favorite mo? Well, pinaka-favorite ko sa lahat would be Aladdin. Kasi ito yung pinaka-una ko sa lahat. Yung line na yan. Bakit si Aladdin? Because it's your first toy. It's my first toy and ganun din. Parang si Voodoo din. Nakaka-relate ako sa kanya na parang, you know, that's how I collect toys kasi kung there's this connection. Pag nakita mo yung isang toy na parang may connection at may attraction siya sa'yo, dun ako bumibili. So, since I'm a Disney kid, siguro mas napalapit ko sa Disney characters. Alin dyan yung pinaka-expensive? Pinaka-expensive? Well, madami sila. Pero for me, I think the most expensive I have is the Lotso. Yung pink na bear doon sa taas. Yan. Yan ba yung sa Toy Story? Nasa Toy Story, oo. Nasa 40 plus ata siya. Bakit? Ngayon. Bakit ang mahal niya? Kasi wala na. Hindi na siya mahanap din. They never released in, again nung naubos na siya. Ganun pala yun. Ito din yung metallic na genie. Ayan. Mahal din siya. Magkano naman yan? Nasa 35 ata or 25. Grabe yun eh. Tapos magkano yung price niya nung binili mo? Ay, yun, medyo mahal na siya kasi lately ko lang binili yung mga grail, kumbaga, yung mga mamahali. Pag nagkaka-budget, ayun, nabibili ko siya. So, pero dati, pag ano siya, nung nirelease siya, nasa 450 pesos lang, 500 pesos lang yan. Oo, mga ganun lang yan, di ba? So, tumataas pala talaga, no? Grabe. So, eto si Ham, ano din to, this is the two. Mahirap pinapin to. Parang $100 at yan. So, puro Disney lang ba to? O may iba ka pang mga ano, Funko Pops? Marami pa. So, eto Disney na wall. Tapos dito tayo pupunta. Eto, puro horror naman to. Puro mga horror. Ayan, si ano, ano ba yan? Si Annabelle. Si Phantom of the Opera. Yung mga classic horror characters. But you don't open them sa box, no? Talagang nasa loob lang siya, nakahon. Nasa loob lang sila kasi may iba na binubuksan ko, may iba na I just keep them in the box kasi yung value, bumababa siya daw pag binubuksan mo. So, ayun, these are, ito medyo mahirap na hanapin, these are the Zodiac. Ano yung mga Zodiac na yan? Ano yan? These are Funko Zodiac, si Freddy Funko, ayan, Cancer, Leo, Virgo, Libra. Kinomplete ko talaga. So, the 12 Zodiac signs. Oh, Zodiac signs. Oo.
Oo. Yes, tapos ito Matrix, ito medyo mahirap na rin para sa akin. Oo. Book of Life. Mga Avengers, meron ka rin. Avengers, meron din ako doon sa taas. Nandun sa lahat sa taas. Oo. Kompleto na pala eh. Lahat pala nang hahanapin mong Funko Pop nandito eh. Ano ba yan, Jet? Automatic ba yan? Kapag may ni-release ang isang store ng mga Funko Pops, meron ka na agad naka-alat para sa'yo? Tinatawagan na nila ako agad. Pag alam nilang ano, pag alam nilang line ko, tinatawagan na nila ako agad. Tapos binibili nila sa bahay na. So, tapos, ayan. These are, itong wall na to, puro TV series naman tayo, movies. So, Stranger Things, Harry Potter, Fantastic Beasts. Tapos meron din ako yung mga maliliit. Ayan. Anong plano mo, Jed? Tuloy pa rin ba yung pagkocollect mo ng Funko Pops? O medyo hinay-hinay ka na ngayon? Medyo hinay-hinay ako ngayon kasi syempre aside sa fact na kailangan magtipid muna kasi walang work. Yes. ang mahirap kasi yung space. Space kasi nakakaubos na siya ng space. Etong kwartong to, this used to be my brother's room. Pag pumupunta siya dito, eh wala na. Wala na siyang kwarto dito. Doon na lang siya nakikitulog sa kwarto ko. So, kinonvert na talaga to a toy room. Kaya ayoko na kumakalat. So, ayun. Pag mga friends ko, alam nila na nagko-collect ako at mga collectibles na gusto ko, pinapadala nila sa akin. Pati mga fans mo, I'm sure, no? Pati mga fans, na ba alam nila na nagko-collect ka, pinapadalan ka lang. So, sobra akong happy kasi alam nila yung mga hibig ko. So, ayun, mas napapadami. Mas napapadami yung mga collectibles ko dito. Oo. Ano ito bang Funko Pops sa tingin mo? Tumataas bang value nito? Bukod doon sa mga nabanggit mo, no? Yes, tumataas yung value niya, lalong-lalo na pag discontinued na siya, pag hindi na continue yung production niya. Tumataas yung value. The pinakamahal na Funko pa yun is like almost half a million pesos. Wow. Yun yung Dumbo. Dumbo na clown Dumbo. So, don't tell me, meron ka dun. Wala pa naman. Papatayin na pa ng nanay ko. Sige ako dun. Wala. Saka aside from that, mahirap talaga siyang hanapin. People don't want to dispose. Ayaw na nilang let go yung kanilang mga gan. Lalong-lalo na yung mga bumili ng at cost. Tapos ngayon, gano'n na yung price, hindi nila talaga dispose. Siyempre, napapanood ka ngayon ng mga viewers natin all over the world. Yung iba siguro nagtatanong, binibenta mo ba yan, Jed? O kung sakaling may willing na makipag-trade sa'yo ng mga grill, ng mga toys, willing ka ba na makipag-swap? Well, there are others. May iba ako dito na pag hindi na ko na sila masyadong naaasikaso, depende kung anong iti-trade nila. But so far, wala pa akong nadi-dispose kasi ganun akong collector. When I buy, gusto ko eh. Hindi ako bumibili na, you know, just for the uso or kasi hype, yung nagkakaguluhan ng lahat. Hindi. More of, yun may attachment ko and attraction to the toy. So so far, wala pa naman akong nadi-dispose. O meron pa bang ibang hindi ka pa napapakita sa amin dyan, Jed? Ito, exclusive. Bigay ni ni Sir Martin Rivera. Patingin. Uy, ano yan? Pinagawa ba niya yan? Pinagawa niya to. Galing. Birthday gift niya sa akin. Oo. Pero meron ding kaming ni-release na version ko. Yung sa superhero album ko. Oo. Ano yan, Jed? May gumagawa talaga niyan na parang Funko Pop din. Yes, dito sa Philippines, meron tayong mga nagko-customize. Na kung ano yung mga gusto mo, like sarili mong Funko or may friends ka. So, they customize what you want. Okay. So, na 90 pieces nito, so ubus na rin. As in, sold out din siya. Oh, wow. So, ito yung Funko Pop room mo. Meron pa bang ibang rooms na pwede namin makita? O yan na yan? Nasa baba. So, babalik tayo sa baba. Sige, balik tayo. Tinan natin. Oo. Exciting to, no? Guys, parang tayo nagtutour sa museum. Oh, exclusive tour ni Jed Madela sa kanyang private museum.
Saka nakaka-happy, nakaka-good vibes lang pag ano, pag toys, 'di ba? Parang bumabalik ka sa childhood. That's true. Ayan. Oh, so, 'yun nga lang, medyo magastos ano. Gastos lang. Ito, this is another area sa bahay. Ito yung mga statues ko. Local to. This is Plastic Man. Ito si Valentina. Ito si Teng Teng, si Captain Barbell, and of course si Darna. Ayan. Etong unang-unang binili ko sa Toy-Con noong 2019. Tapos ito, ito din isang collection ko din, Sylvanian Families. Yung mga miniature. Ayan, yung mga bahay. Ibig mo sabihin na nung maliit ka ba, Jed, marami ka na rin toys o ngayon ka lang humahabol? Ngayon, ngayon na, medyo kumikita na. Oo, ngayon lang talaga. Kasi when I was young, yung parents ko were very ano, very basic talaga. As in talaga, food, clothing, shelter. Kung may toy ka, ano lang talaga, parang reward pag mataas grades mo, pag may something sa school yon, birthday mo or Christmas. Pero hindi sila yung tipong isa-splurge kami ng toys. So when I, mahilig talaga ako sa toys. So when I was able to, you know, earn na, dito na ako namili ng mga toys na ano ko, kinokolekt. Doon ka na humataw. Oo, Jed Madela's revenge. Ito ginagawa ko. Ginawa ko to. Ito ginawa ko. Ay, ikaw gumawa niyan. Akong gumawa nitong diorama na to. So, binili lang to yung house and then sinet up ko siya. Galing. Parang gawa sa ano yan, ah, ng mga professionals sa mga mall, di ba? Yung mga toy stores. Oo, on the display nila, oo. So, ayan, ginawa ko dito. Walang ano, no? Jed, wala ka talagang parang pinaka-theme kung anong klaseng toys yung kinokolect mo. Parang feeling ko sa'yo, parang talagang, dahil gusto mo lang talaga eh. Because that's what you want. Yun ang binibili mo. Wala kang talagang parang conscious ka na ganito lang dapat ang biling ko, ganito lang dapat. Oh, ikaw, anong gusto mo, yun ang kinokolect mo. Oo, yun yun. Actually, ang pag tinatanong nila ako anong i-advise ko sa mga gustong mag-collect, sabi ko, yun, usually yung sinasabi ko talaga kung ano talaga yung gusto ninyo, what makes you happy, and it's not just yung kung ano yung uso, kung ano yung pinagkakaguluhan ng lahat. So ako personally, whatever catches my eye that makes me happy. Collectibles like example, eto, these are like okidoki. Very random. Ayan, doki-doki. Very random mga toys. Yan. And lately, I've been with Korean K-pop. So yung BTS. Ayan, we BTS. Collected. Ayan, mga plushies nila. Mga Funko Pop nila. Ayan, even mga merch, merchandise nila. Ayan, lahat. Fan ka rin pala niyan, ha? Sobra, sobra. Lately, ko lang talaga na-appreciate yung BTS na music nila. And ayun na, na-hook na ako sa mga merchandise nila. So ayun, those are all my Wow! Amazing! Congratulations! Ang galing! Grabe nag-enjoy kami dito sa tour na to, ha? Hindi namin ina-expect na you're such a massive collector pala ng mga art toys. Tapos etong background na to, galing Toy-Con, ayan o, oh, itatapon na sana nila. Sabi ko, akin na lang yan. So, hiningi ko. Binigay din nila. So, ayan. Ano nga? May Manny Pacquiao pala. Oh, medyo rare na yan, ha? Yung Manny Pacquiao na yan. Oo, oh, and he signed this. So, may pangalan ko. Naku, taas na ng value niyan, guys. Napirmahan na ni Pacquiao, eh. So, Jet, anong advice mo? Katulad nung nabanggit mo kanina, marami nagtatanong sa iyo. Pero ngayon, since napapanood ka ng mga bata ngayon, ng mga collectors, na nagsisimula pa lang dito sa game na to, ano yung may advice mo sa kanila? Start small. Yun yung pinaka-advice. Yun yung mali ko kasi minsan, when I started collecting, as in, kasi siyempre ma-excite ka eh. Gusto mo lahat, bibilin mo agad Hinay-hinay. Hinay-hinay lang. Start within your means. Enjoy nyo. Kasi minsan, sa sobrang dami mong bibilhin, hindi mo na ma-appreciate yung isang bagay, isang toy na yon. So, konti-konti lang, eventually, enjoy that toy first. You kind of attach yourself to it. And then, that's the time
pag may budget na, bili ulit. And then also consider space. Mm-hmm. Kailangan may space ka sa bahay ninyo kasi sayang lang naman may iba kong collectors na kinala, nakastock lahat, nasa storage lahat. So sayang lang naman, these are pieces na kailangan makita eh, you know. Mm-hmm. Yeah. So yun, consider your space, consider your budget kasi importante din yun. So, wala ka bang plan to open a mini museum or show your collection sa isang public event para makita rin, well, ang ibang collectors? Pinaka-dream ko is to put up like a cafe. Like a collection cafe na, yes, you know, pwede kang kumain, pwede kang tumambay, and all my collections will be displayed there. So hopefully after the pandemic or whenever, sana matuloy ko yung plan na yun. Yes, amen. Sana matuloy talaga 'yan. Jed, doon sa mga mag-aabang, no, doon sa toys mo, yung toy launch mo. Paano namin masusubaybayan 'yan? Paano kami makakuha ng toy ni Jed Madela? Yes, just go to my Facebook page. Yung official Facebook page is Mad Creatives, Mad with the W. And you can also check out my posts sa mga social media accounts ko, Jed Madela Official on Facebook and on Instagram. So lahat-lahat andon, pinopost ko lahat. So abangan niyo yung release ni Voodoo 2 kasi ang bilis lang maubos. Yung si Voodoo 1 ay uploaded it nung birthday ko nung July na pre-orders. After 2 hours, wala na, ubos na sila. Ubos na. So ubos na siya. So we had to do Voodoo 2 again. So pag na-announce na doon, check out na lang nila yung page na yun. Oh, all right. Thank you so much. Jed. No, magpa-customize. Kung gusto niyo magpa-customize ng toys, also get in touch with me sa social media accounts ko let me know if you're interested. Para magkaroon lang sila ng idea, mga magkano ba yung range na pag magpapa-customize? Normally, I would charge sa mga maliliit, mga nasa 3,000 pesos, 3,000 to 15. Ayun. Oo. Kasi naalala ko, may gumagawa niyan, 'di ba, sa US. Binabago niya yung ano, yung face ng mga, yes, mga toys. Noel Cruz. Si Noel. Yes, si Noel. Yes. Oh. Noel Cruz. Actually nag-lessons ako sa kanya. I stayed in his house for 2 days and doon ako natutong mag-paint ng mga mukha ng dolls din. Oo. Grabe, ang galing ng tao na 'yan. Sobrang bait pa. And maganda dito sa mga legit na mga art designers, hindi sila madamot na magturo. Pag nakikita nila na, you know, you have the passion for the toys and to create toys, hindi sila madamot na mag-share ng mga kaalaman nila. So, doon talaga ako. Oo. And nowadays, dahil sa pandemic, meron ka pa ba mga shows ngayon? Nakakapag-concert ka pa ba? Paano ba ang ano ngayon, ang kalakaran ng buhay for mga artists like you? Well, ngayon, yung pinaka-regular namin ngayon is of course ASAP. ASAP, we normally tape it for the entire 1 month. So, para at least isa lang yung swab testing and quarantine namin. So, when we pass through all those protocols, sinushoot na namin lahat. And corporate events, meron naman pa ilan-ilan, pero lahat online. Ito na lahat sa bahay ko. And then we do like this, stream and Zoom. So, mag-a-adjust ka talaga sa new normal. So, kahit pa paano, tuloy-tuloy pa din yung kita, pero talagang bumagal siya. But then, that's true. Pick up naman talaga. Oh, well, thank you so much, Jed, and thank you for allowing us to view your collection, your crib. At least nagkaroon kami ng idea kung sino ba talaga si Jed Madela aside from being a great singer. Galing. You're a great collector pala. It's my pleasure to show apart from me na hindi nakikita ng tao. So, yun lang. Ang advice ko lang din sa lahat during these difficult times, Keep yourself busy. Uh-huh. Make yourself productive. Kasi pag wala kayong ginagawa, ang dami nating naiisip. So, tapos lang tayo. Kaya natin to. Sige. Thank you so much, Jed. Ha? And good luck sa'yo. Thank you very much po. Ayan. Guys, no? Si Jed Madela. Ang di natin sukat akalain, no? Nagulat tayo, guys, no? Na grabe pala yung collection niya sa bahay. So, yan. Napakaganda ng ating
interview kay Jed. Nakita natin yung other side of the artist. Mahilig din pala si Jed sa ganyang mga klase ng mga toys na kinahihiligan din natin. So, thank you. Thank you so much, Jed, for inviting us into your home. So, yan guys, ang ating Julius Babo Unplugged. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and you can post your comments or your questions down below para pag nakita ni Jed yan, pwede niyang sagutin yung inyong mga tanong. Alright? See you guys! Bye! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.